What's up mga kabit? Kamusta kayo guys? Nako, very exciting tong topic natin ngayon dahil kasama natin si Coach Dynati. Ayan, tama ba? Dynati. Ito yung sikat na sikat sa TikTok dahil sobrang galing niya magturo at saka antindi ng mga strategies niya sa pagte-trade ng crypto. And ngayon, no? Kaya ako na-excite kasi kahit ako, guys, kahit ako medyo kailangan ko tong topic na to. Okay, kaya magpapaturo tayo kay Coach Dynati. Ayan, ako ang mag-host and then tuturo niya. Ano ang topic natin ngayon, Coach? Ang topic natin ngayon is ituturo ko kung paano gamitin yung risk management calculator natin. Kasi actually maraming beses ko na itong na-share, naturo, pero still marami pa rin yung naku-confuse kung paano nga ba siya gamitin. So ngayon, i-explain ko siya. So super dali lang gamitin ang calculator na to. Okay, so para naman maliwanagan kayo kung paano talaga yung proper risk management pagdating sa trade. Ayan. So, guys, itong sinasabi ni Coach Dynati, lalong-lalo na sa mga beginners dyan na nanonood ngayon, ito yung pinaka-importante sa pag-trade actually. No? Kasi pwede kang gumamit ng iba-ibang strategies na sa pagte-trade mo, SMC, price action, o kahit ano, ang dami, sobrang dami strategies. Kaya lang, mag-e-end pa rin kung paano mo minamanage yung risk mo. Kasi kahit gano'ng kakagaling, no, na mag-trade, kung hindi mo mamanage yung risk, possible na mas madami yung ikatalo mo or mas maging malaki yung talo mo kaysa sa panalo mo. So, importante po itong detailed na risk management, lalo na yung calculator na ituturo ni Coach Dynati. So, ayan, Coach, gonna bat. By the way, guys, ito ha, pwede nyong gamitin ito. Share ni Coach Dynati itong calculator na to para computed nyo na yung risk nyo. And ilalagay ko na lang yung link dyan sa description sa ilalim. Kayo nang bahala. So, ito yung calculator na ginagamit natin kapag mag-enter position tayo. Okay, so of course, kapag mag-trade tayo, hindi yan basta-basta na lang yun yung ipapasok mong margin, yung ipapasok mong leverage. So, dapat yan tama. Kasi kung isa is mali, kunyari mali yung leverage mo, mali yung magiging kinalabasan sa position size. Okay, kung mali naman yung margining mo, magiging mali din yung position size. So, it's not about leverage, it's not about margin, it's all about the position size. Okay, so, pagdating dito sa risk management, position sizing is an art. Kailangan dito pa lang, sa pagle-leverage and sa pagmamargin, dapat tama na yung magiging kinalabasan. Okay, so, meron tayong tinatawag na 2% rule. So, yung 2% rule na yan is yun talaga yung dapat na risk in every trade. Mapa-stocks man yan, mapa-forex man yan, or kahit saan ka mang investment, 2% talaga yung allotted na risk per trade. Okay, so dito sa calculator, okay, ilalagay mo dito sa account balance mo, dito nakalagay account balance kung ilan yung balance mo sa futures wallet mo. Okay, so kung yung balance ng futures wallet mo is $20, 20 yung ilalagay mo dyan. Kung yung balance mo is 100, 100 yung ilalagay mo dyan. And parang sa business lang siya or parang sa negosyo. Kumbaga, ito yung starting capital mo sa negosyo mo. Ito yung magiging starting capital mo, hindi mo to siya gagalawin until na hindi siya maubos. So, kunyari yung target mo ngayon magpalit dito sa account balance is 1 month, either every 2 weeks or every monthly ba or quarterly. Kasi pag 2% yung risk mo, 50 trades muna bago maubos yung buong portfolio mo. Kasi naka 2% ka eh. 2% risk per trade. Tama. So, imposible naman na sa 50 trades na yun, puro talo yun. So, ubos yung funds mo. Hindi naman yan ganun. Okay, so ay yung inalagay natin dito na yung account balance natin is 100. Sinalagay natin siya 100. And yung max capital risk, ito yung hindi mababago, dapat 2% to. Kasi ang meaning ng max capital risk is yun yung mawawala sa'yo every time na ma-ESL ka o matatalo ka sa isang trade. Okay. So, yung papasok yung 2%. Ayan. Lalagay mo yung 2%. So, automatic lalabas dito sa risk per trade yung 2% yung nakalagay dito. So, yung lalabas dito sa risk per trade is $2. Because the 2% of 100 is $2. Okay, so kahit i-compute mo yan, 100 times 0.02, ang kinalabasan yan is $2. Okay? So, itong USDT multiplier, late mo na itong papansinin. Dito ka muna mag-focus. Okay? Sa risk per trade,
Every time na ma-SL ka, $2 ang mawawala sa'yo. Okay? So, kahit ano yung margin mo, mag-all-in ka man dyan, all-in max lab ka man dyan, kahit anong gawin mo, $2 lang dapat ang mawawala sa'yo. Kasi yung patents mo is 100 and you are allotting 2% only risk per trade. Therefore, $2 only ang mawawala. So, next mong gagawin ngayon is yung SL risk percent and yung TP hit percent. Okay, so ngayon ang gagawin mo dyan is pupunta ka sa trading view mo. Siyempre, hindi naman yan na maghuhula-hula ka lang. Magkakaroon ka ngayon ng tool or setup doon sa trading view, makikita mo yun doon sa long position or short position tool na may nakalagay na SL, ilan yung SL ng per, SL per, SL percent or TP percent. So example, pupunta tayo sa trading view. Kunyari, maglagay tayo ng setup natin doon. Guys, yung SL, ibig sabihin stop loss po yun, ha? Ayan. So, yan. Papakita ni coach yung actual na paano natin siya i-input doon sa ating, depende kung anong ginagamit mo, kung Bybit, Binance, or kung ano pa mang mga platform yan. Papakita namin kung paano i-input yan. So, this is a chart of BTC USDT, 1 hour time frame. So, let's say for example that ito yung magiging short position natin. So, sa area na to because we have a resistance here. That's one. So, let's say na mag-aabang tayo dito ng short position. So, yung stop loss natin is, let's say, dyan banda. Kunin lang natin yung high na to. So, yung SL natin ngayon, nakikita nyo dito sa tool is 0.90%. Yan yung SL percent. Okay? Yung ilan yung percentage until invalidation. So, ito naman, magsiset tayo ng TP natin. So, let's say, dito yung TP natin, which is 2.07. Yan yung mga percentage na kailangan yung tignan. Reminder lang na magkaiba yung 2% rule sa SL percent. Dalawang bagay na magkaiba yun. Yung 2% rule natin is referring to our value at risk. Okay? And yung percent naman, yung SL percent, is doon naman yun siya naka-refer sa setup. Okay? Dalawa yan. Kasi yung 2% rule kasi, may naku-confuse yung iba. Yung 2% rule, ginagawa nila is siniset nilang 2% yung dito sa SL. Okay. So, dalawang magkaibang bagay yun. So, yung 2% naka-refer yun sa value at risk na kumbaga kahit yung SL mo is hanggang doon sa dulo, hanggang bull run yung SL mo, 2% lang ng port mo ang mawawala dapat. Yung SL percent naman is nakadepende yun sa invalidation ng setup mismo. Okay. So, ibig sabihin guys, pag sinet mo yung stop loss mo, kahit anong mangyari, 2% lang ang mawawala sa capital mo. Yan. So, let's say for example na may SL tayong 0.90. So, yan yung ilalagay mo dito sa calculator. 0.90. Yan yung ilalagay mo. Mm-hmm. Make sure guys na correct yung na-input mo dyan. 0.9 talaga siya. And then, yung sa TP naman, ilalagay mo kung ilan yung TP. So, yung TP natin dito is 2.07. Okay? 2.07. So, ilalagay mo dito 2.07 din. 2.07. So, yan yung lalabas dyan. Ito yung magiging tamang position size. Okay? Tsaka ito na yung last. Okay? This one. So, the right position size is $222.22. Okay, so yung USDT multiplier nakalagay yan sa calculator, pero nakalagay sa ibang exchange dyan is yung USDT quantity. Yan yung nakalagay doon. Okay, so sa exchange. Okay? Uh-huh. Either quantity, USDT, ilang quantity ng USDT, ito yung tinatawag nating position size. Okay. Nakalagay. Okay, so ngayon, ang gagawin mo ngayon is pipili ka ng margin mo. Ito yung mga nakalagay na dapat na margin dito sa gilid. Mm-hmm. Okay? So kung gusto mong mag, pinatawag nilang low leverage, high margin, ito yon. Dapat yung leverage mo is 2, yung margin mo is 100, ito, 111. Okay? Pero kung gusto mong mag max leverage ka, 125, yung margin mo is dapat 1.78 lang. So, pwede kang mag-ini dito ng ano yung ima-margin mo dito sa lahat. Pero dapat, ito yung corresponding na leverage. Leverage niya. Oo, kasi kapag yan, imu-multiply mo yan, ito, 111 times 2, ito yung result, 222. 74 times 3, ito yan. 222 yung result.
44.44 times 5, ito yung result niya. 22.22 times 10, ito pa rin yung result niya. Kasi ito yung tamang position size doon sa setup mo. Okay. Yan yung dapat na magiging... pag ito, natalo yung setup mo, ito yung nangyari, ang nilagay natin doon is itong 22.22, tapos magle-leverage tayo ng 10. Kapag natalo yun, ang mawawala sa'yo is $2 lang. Yes. Ang natapos doon sa quantity size doon is ito, 222.2. Okay. Mayroon yung mga slight difference like 0.01 something na mga small decimal. Kasi syempre sa multiplication, may mga onting decimal talaga. Pero masusunod talaga dyan yung, ano mo, yung, yung max capital risk mo. Ang importante dyan na bawat SL mo, masusunod yung 2%. So, ayan. Pwede ba nating maipakita yan sa actual platform? Okay, so let's maglipat tayo ng account balance, punta tayo dito sa Bybit. Yan, pakita ni Coach Dynati yung 100 million capital niya. Okay, so dito sa Bybit, so we have a balance of 5,726.72. So ilalagay na lang natin yan doon. So i-input mo yun sa calculator dito. Ipin mo dyan. Yan yun. Yan. 5, 7, 6. So ngayon, ang risk ko is 2% lang. Okay, so hindi ito pwedeng gawin yung 5, hindi ito pwedeng gawin. Pwede nyo siyang gawing 1 kapag yung capital nyo is sobrang laki naman na. Okay, makati na kasi yun. Pag kunyari, million-million na rin yung laman ng account mo, pwede ka namang bumaba. Basta 1 to 2 lang yan. Hindi yan pwedeng lumagpas ng 2 point something or 3, okay? So yun yung pinaka-common mistake ng mga newbies. Nag-raise sila 5%, 10%. Madali lang maubos yung account ko na. So, ngayon, ang risk per trade natin is 114.52. So, every time na ma-ESL ako, 114 yung mababawas sa akin. Okay. Yun yung 2% na mawawala. 2% na ito eh. So, later na muna to, dito na muna tayo sa SL percent and sa PT percent. So, dun sa setup natin sa trading view kanina, same pa din to, 0.9 tapos 2.07. Yan. So, ito lang yung ilalagay natin dun sa calculator lang din. Okay? So, yung magiging position size natin ngayon is 12,724.89. Okay? So, ngayon, ang mamimili tayo kung ano ba yung magiging dapat na capital natin and ano ba yung magiging leverage natin dapat. Okay? So, you have a lot of option naman dito. Okay? Ito yung magiging option mo. So, depende rin kasi yan kapag malaki yung malaki yung maging leverage mo, may makaka-apekto din kasi yun sa fees. So, it's better na magpunta naman tayo dito sa low leverage and then mag-high margin na lang. Oo. So, yun ang sinasuggest mo. High margin. Oo, high margin. Less yung leverage. So, kunyari, pipiliin natin to si 2544.98. Okay, tatype mo lang siya doon sa platform. Oo. Okay, so lagay natin dito limit. So, yung order price, enter mo lang kung saan ka e-enter. So, dun sa setup natin, napin natin yung entry natin. Yung entry natin dito is... Dapat pala mabilis ka din mag-entry dyan, ano? Kasi syempre, yes, yung... Oo, talaga. Hahabulin mo eh. So, ito is 17274. So, ilalagay mo dito, 17274. Okay, so wala naman yung point something. So, dito papasok yung order by cost or order by quantity. Okay? So, upipiliin mo yung order by cost. Ito yung nakalagay dito, USDT. Order by cost, so confirm. So, dito papasok yung position size. Makikita nyo dito sa USDT na nakalagay dito. Okay? Dito papasok yung nakalagay dito na 12.74. Okay, sa 12724.89. Okay, dyan papasok yung si position size mo. So, actually, wait. Yan yung i-input mo. Isi-short mo to dito na earlier. 12,724. Kasi hindi siya makap. 12724.89. So, naka-short tayo dito. May nakalagay dito sell short. So, lalagay mo yung take profit price mo and yung SL price. So, nakalagay dito sa setup natin sa trading view, yung SL price natin is 17429.5.
And then, lagay mo dito yung AP mo. Saan yung AP? Oh guys, dapat mabilis kayo mag-type dyan. Baka mamaya iba na yung presyo pagkatapos nyo. Masasanay din naman pag matagal na. Sa una lang talaga kasi nakasanayan natin, diretso na lang tayo maglalapag. Oo, tama naman. So sa market, ganun din, no? Oo. Pagka hindi ka nakalimit, para diretso na, bili agad. Mm-mm. Or sell agad. Okay, so our TP guys is 69.16. Ayan. Nasa limit tayo guys ha. So sa order by cost, ang nilagay mo is yung 2544, which is yun yung margin. Tama ba? Ng 5 leverage. Oo. Yung leverage is hindi natin siya nabago. Oo. Times 5 lang. Ay, hindi. Ito, naka-20 kasi ito eh. Okay. So, dapat. Ito is naka-long. Dito tayo sa short. Kasi naka-shorting tayo eh. Ayan. 5. So, yung ano natin, yung entry natin is 17,274. And then yung, tawag na ito, yung magiging position size natin or magiging margin natin dito is 2,544.98. That's one. And then, ito yung magiging take profit natin, 69,16. Ito yung nakalagay sa trading view. 69,16. Ito, term lang natin. Here. 69.16 yung peak. And then yung SL natin is 17,429. Ganun lang pala siya kadali, ano? Pag ano, pag kunyari, tawag na ito, sa umpisa, parang nakakalito siya. Pero kapag meron kang cellphone, meron kang PC, kasi ano kasi, madali pag nandun ka lang sa PC mo, ilalagay mo lang yung Excel doon, ilalagay mo lang yung mga input details, and then dito ka na sa phone mo mag-input ng mga kunyari kung ano yung margin, saan yung TP, saan yung SL, madali na lang kasi yun eh. Oo nga, mabilisan na lang. Basta masasanay din kayo sa umpisa lang naman yan. Tapos dito coach, nakikita mo dito na di ba 2% yung risk natin, 2% ng port natin yung mawawala. So makikita mo dito may nakalagay stop loss order, your expected loss will be 114.54. Which is yung nakalagay din sa calculator natin. Which is the 2% of your total capital. Lalabas kasi yan doon sa baba. Yun lang pala. So kunyari gusto mong magpalit ng margin, kunyari yung margin mo is 101, tapos gusto mong mag-max lab ngayon ng 125. So, ang lalabas pa rin doon, coach, is itong 114. Okay. So, kahit anong ilagay mo dyan, 2% pa din. Kahit ito, 4241.63, tapos ito. Ayan. Ito pa rin yung lalabas, 114. So, any, kahit anong piliin mo dyan, actually, di ba? 2% na yung lalabas. 2%. Basta, iset up mo lang muna tong account balance mo, tapos 2%. Uh-oh. Tapos lagay mo yung SL percent saka TP percent. Kahit sobrang laki ng SL mo dyan, coach, kahit umabot pa yun ng 5% dyan, basta nakaset na tong 2% na to, okay dun na yan. 2% na talaga ng port mo wawala. Okay. So guys, ang reason kasi bakit ito, no, may mga iba-ibang leverage tayo nakikita dyan. Kasi depende sa crypto na tinetrade mo. So like yan, ewan ko kung sa Bybit din, pero sa Binance may iba, times 20 lang ang pwede, diba? So depende sa platform or depende sa token or sa crypto. Yung iba kasi nagmamax sila ng 125, yung iba 20, yung iba, diba? May mga ganun. Meron kasi hanggang 25 lang, may hanggang 50, hanggang 75 lang. May platform pa nga na 300x eh. Pero syempre, sobrang ano na yun. Pindot pa. Sunog agad. Wala ka ng pera agad. So, yun ang kinahalagahan ng ano, ng may proper risk management ka. Na, ano, makakatulog ka ng mahimbing. Kasi, alam mo na, kapag okay lang kapag may SL ako, kasi 2% lang na mawawala sa akin. Tama. Makakatrade ka pa pag may makita kang opportunity ngayon. Correct. So, meron din yung mga downside. Kasi, kapag may advantage tayo kapag nag-high margin, low lab tayo, medyo makakatikip tayo sa mismong fee. Kasi ganun yan eh. Nagre-leverage ka, pag malaki yung utang mo, malaki din yung interest. Parang ganun lang yun. Correct. So, ang downside niyan kapag nag-high margin, low lab ka, is hindi mo matalpakan yung ibang position or ibang setup na gusto mong pasukan. Kasi nilahat mo yung margin mo eh. Tama. Pinasok mo lahat ng margin mo. So, yun yung downside naman. Pero for me, just go here na lang in between.
Parang huwag kang mag sobrang taas ng margin, low left. Huwag ka rin mag max left, then low margin. Parang dito ka lang sa middle. Para at least may sobra pa sa margin mo, mapasukan mo pa yung ibang setup mo. Tama, oo. Kasi ito, per ano to, di ba? Like per trade to. Oo, per trade. Oo. So, syempre, pag dalawa yung tinrade mo, hindi na yun 2%. 2% dito sa isang, kunyari sa Bitcoin, 2%. Tapos nag-trade ka sa Ethereum, ito na naman yung ginamit mo. So, 4% na yun. Pero 4% na yun in total. Okay, so, advice ko lang din is, itong 5726, parang sa business, kumbaga, na kahit nagka-profit ka na, let's say, ng 100, ibabaguhin mo na to, gagawin mo ng 826 kasi nag-profit ka ng 100. Palit-papalitan mo siya after like every two weeks or one month. Saka mo rin papalitan para mag-maintain yung 2% mo. Tapos makita mo rin talaga yung gains mo. Starting capital mo, 5.7 lang, tapos naging 8,000 na. Parang hindi mo na mawala yun, nag 5.726 ka pa rin, pero may 3,000 na profit ka na pala. Ayan. So, ayan, isi-share sa atin ni Coach Dynati itong calculator na to, guys. So, thank you so much, Dynati. Meron ka bang gustong i-promote or something, mga courses and channel mo? Promote mo naman dito sa ating mga ka-crypto, mga kakabit-kabit natin. Kung may mga questions pa sila about sa calculator or gusto pa nila talaga ng in-depth na idea about this one, pwede naman akong tumulong din sa kanila pa. Ayan. Kontakin nyo lang si Coach Dynati. Guys, makikita nyo siya sa TikTok. And I think, di ba meron kang parang mga tutorial or ano? Doon. Meron naman sa TikTok. Doon ka na rin ba nila makokontak? Or may Telegram ka? Ayaw ko. Yes, meron silang mga questions. Ayan. Sobrang galing yan, guys, no, si Coach Dynati. Nakita ko yung mga videos niya sa TikTok and sabi ko, galing nito, ha. Tapos ngayon, nagpa-practice na siya magturo talaga ng matindi kasi yun talaga yung passion niya. Yung magturo sa harap camera. Mag-aartista na ata to. Sayaw ba? Hindi mo sila tuturuan, Coach Dynati? Pass. So, meron ka pa bang additional na gustong sabihin sa ating mga subscribers? Yun lang, guys. Sa mundo ng trading, huwag kayong like, you know, parang nasa isip nyo lang palagi is profit. So, always yung tatandaan na isa sa mga stepping stone to become a profitable trader is to have a proper risk management. Anybody who is already successful in trading is talagang dumaan talaga sa risk management. Even investors, even if hindi ka trader or just an investor, still in managing your portfolio, you always have to know the risk. Okay? So it's all about the game of risk and risk to reward. So you should be aware of the risk. Okay? Do not just think of the reward. So you just properly manage it, and then you know one day magugulat ka na lang na out of you know convincing yourself to become disciplined. Yun pala yung magiging tulay na magiging profitable trader ka talaga. Ayan na yung pinaka-importante, maging profitable trader ka. Yes. Okay. Kasi minsan, akala mo sobrang galing mo na kasi ang lalaki ng panalo mo sa isang pagkakamali lang o naging greedy ka or hindi mo na-compute yung risk mo, ayan, pwedeng ma-wipe out ang iyong account sa isang trade lang. So again, Coach Dynati, thank you so much for your time and thank you for sharing ito. Napakalaking tulong nito sa lahat ng traders. Yan, mabilis ang pindutan lang, guys, ha. Kaya niyan. Sa una lang yan. Ayan. So, kita-kita tayo, guys, sa TikTok and YouTube at iba-iba pang social media accounts ni Coach Dynati at of course dito sa channel. Kung gusto mo na laging natututo, okay, abangan natin yung part 2. Okay, may mga iba pang i-share yung ating coaches. And ayan, hit mo lang yung notification bell sa ilalim para syempre, lagi kang na-update sa mga videos natin. Yun lang, maraming salamat and God bless you.